Okay, so what is up, no? Frustrator is back rin again with another quick video update, no? So ngayon, guys, is nandito tayo sa ating 1 hour time frame kung nakikita nyo. Ayan, ito siya, 1 hour time frame, no? So, kaya ako napabigawa ng video ngayon is may nakikita akong pattern, no? So, kung pupunta tayo dito sa 15 minute time frame, pwede natin itong lagyan ng ganito na resistance, okay? So, medyo familiar na ba sa inyo anong nangyayari pattern? So, gawin natin yan ng ganyan. So, cup, no? And then, ito yung kanyang pinaka-handle. Okay? So, siya short term yan, 15-minute time frame, no? So, ayan. Ayan yung kanyang cup and handle for me, no? So, tatanungin nyo, anong target naman kaya niyan? So, ayan, sa lowest point hanggang sa resistance ng cup. Ayan. And then, dito. So, yan yung possible target niya, no? Around 43K area. So, kung gusto natin niyang makitang, ano, mag-play out na maganda, so, we should expect a huge volume, no? Lalo na dito sa hourly. Okay? So, tingnan natin siguro by 8 PM magkakaalaman to, no? So, pero kung pupunta tayo dito naman, ang nakikita ko naman dito is itong pattern na to. Okay, so, ibahin ko lang color. Yan, para contrasting sila ng color. Okay. Yan ay sa hourly, no? So, possible din yan. Yan, para siyang rising wedge, di ba? So, yan. Binigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung naglalaro sa isip ko ngayon. So, ite-trade ko ba siya? So, kung magbe-break to pataas itong tag dito, itong ating cup and handle, probably hindi ako maglulong, no? Kasi hindi siya advisable para sa akin since kung pupunta tayo sa mas mataas na time frame dito sa daily, obviously is napakalakas na resistance nitong si itong area na to. Yung area na yan, napakatigas na resistance niyan, guys, para sa akin, no. Since dito is nagkaroon siya ng bounce and then nag-support dito, breakdown and then resistance dito. Duda ako na mahihit niya, mabubutas niya agad yan ng isang bira lang. Kumbaga wala namang ganun, di ba? Kung may ganun, so hindi sana ganito yung volume na makita natin, di ba? So, yun lang. Kung mabubutas man niya yan, so, gusto sana nating makita is matigas na kandila, malaking kandila, and malaking-malaking volume. Para din, kasi kung bigla yan mag-resist dito at this area, at magkaroon siya ng ganitong action, ng ganda na action, bigla siya mag-throwback, hindi magdadalawang isip yung EMA 100 at EMA 200 na mag-cross. Nakikita nyo, di ba? Napigilan siya kasi nag-pump nga si Bitcoin. Di ba? Pero, papakita ko na ulit sa inyo, reminder, na at some point, nangyari yan dito. No? Di ba? Napigilan niya by pumping, hindi pala dito. Dito ata. Napigilan niya by pumping. Diba? Ito yan. Napigilan niya by pumping. And then, nag-sideways. Tsaka bumaba. Diba? So, tinuro sa akin yung circle na yung ano, bars pattern. Iyahin natin. Paano ba? Oo, okay. Hindi, iba na lang. Oo, maganda to ah. Gusto ko to ah. Bars pattern. Okay, okay. Di ba dito siya? Ayan, dito. Ayan. So, nadaling ko siya dito. Taas. Taas. So, ayan, no? Nakikita natin na itong area na to, guys. Puta, may nangyari po. Ayan, itong area na to is ito. Ayan, di ba? Ayan. Di ba? Kamukha sila, di ba? Umuha naman kayo, guys. Di ba? Malaki ang possibility na maulit yan. Di ba? Kasi nga may kasabihan na history repeats itself. Di ba? Tsaka kung magbe-break yan, sana malaking-malaking volume talaga yan nandito niyan. Di ba? Kung ikukumpara nyo kasi dito sa pataas na trend na to is mas dominant dito yung green volume. Pero ito nga, di ba?
Yan na, pinakita ko na yung ano yung possible na mangyari. Hindi ko alam kung scale na to na katulad nung ano eh. Hindi ko pa nakakalkal tong tool na to. Siguro mamaya after maghapunan, no. Kakaut ko lang kasi talaga sa trabaho. So, yan, guys. Pinakita ko sa inyo. Iwan ko na dyan yung mga bars na yan. Bars pattern, no. Maraming salamat kay Sir Mac. Siya ang nagturo sa akin kung paano mapalabas yan. Okay? So, first time ko yung gamitin. Diba? So, ayan. Kita nyo ba to? Ito. Ayan. Possible yung maulit, guys. Hindi tayo nagbibiro. Diba? So, ito. Angat ko to dito. Diba? Ayan din siya, diba? Same siya. Basta kita nyo na yan. Ayan na yan, no? So, yun lang muna siguro, guys, for this video. Kung titingnan natin sa 1 hour time frame is looking bullish siya, di ba? Looking bullish, di ba? So, yan. Kung titingnan natin dito sa 1 hour time frame is looking bullish. Okay. Pero kung titingnan naman natin sa mas mataas na time frame is still ako, is bearish ako. So, tingnan natin kung mabe-break niya yan, no? And ito nga pala, so check din natin to. Bitcoin dominance nga pala natin, guys, ngayon is breaking to the upside, which means ang nagpe-play out ngayon is probably itong ating ascending triangle, okay? So, possible naman na pwede to ma-adjust dito, somewhere in that area. Kasi nga, may wick naman siya dito. So, possible pa rin na bumaba siya. So, tingnan natin kung anong mangyayari. So, if magdire-diretso to, target nito will be around 56%, 55.87%. Which means maglalag out yung ating mga lag, maglalag yung ating altcoins para makahabol sa price action ni Bitcoin. Either pataas or pababa, maglalag sila. Di ba? Ito namang ating crypto total market cap is umaangat din kasabay ni Bitcoin. Okay? Ibig sabihin yan, kaya tumataas yung ating tawag dito. Bitcoin dominance is dahil din sa pataas yung crypto market cap. Mas maraming pera yung pumapasok kay Bitcoin ngayon kumpara nga sa altcoin. Kaya, umaangat yung ating Bitcoin dominance. Okay? So, kung ganun lang siya, guys, tingnan. Okay? So, yun lang muna. Baka gutom na kasi ako. Kakalabas ko nga. Kakatas ko lang ng work from home. Okay? So, sana matapos na din to, no? Third day ko na ata ngayon. So, yun lang muna, guys. Itong mga video na in-upload ko is gawin lamang nating mga gabay. No? And then, yun. Huwag tayong mag-trade dahil nakita natin, pero mag-trade tayo dahil alam natin sa sarili natin na totoo to. So, tingnan na valid pala, hindi totoo, no? Kasi, I may be wrong, I may be right. Hindi natin masabi. Walang makapagsabi niyan. Unless, mangyari yung mga inaano natin na technical analysis. Okay? So, ano pa ba? So, yun lang, guys. So, tingnan natin kung makapag-update pa mamaya, pero more or less sa Telegram ako mag-update. Okay? Para mas mabilis. So, kung di pa kayo kasali sa Telegram group natin, tingnan nyo dyan sa description sa baba. So, nandyan lang yan. Subscribe kayo dito sa channel natin. Like nyo yung Facebook page ko na ginawa, na kaotot naman. No? So, yun lang guys. As always, secure profits and protect your capital. Okay? Cut losses without mercy. Medyo mahaba na itong video. Yun lang. Let's go.